Ako po si Martin. Ang ibabahagi ko pong kwento ay hindi nangyari sa akin, kundi sa girlfriend ko na nagdo-dorm noon malapit sa PUP Santa Mesa. Hindi naman po ito mahaba, kaya sana pagtiyagaan niyo pong basahin. Nangyari po ito sa kanya taong 2012. Yung kuya niya po madalas magpunta sa dorm para kamustahin siya at bigyan ng allowance. Isang sakay lang po kasi yung dorm ng girlfriend ko dun sa trabaho ng kuya niya. At dahil nga unika iha, mahal na mahal siya ng kuya niya. Kaya sobrang naspoil. Isang hapon, habang hinihintay yung pagdating ng kuya niya, tinawag siya nung isang ka-dormmate niya. "Uy Jenny, yung kuya mo, kanina pa naghihintay sa labas." Sabi pa nung babae. Naiinis pa daw siya sa kuya niya nun, kasi hindi man lang nagawang mag-text o chat sa kanya. Kaya ang ginawa niya, nagpabebe muna siya. Sinilip niya lang saglit sa bintana ng dorm. Naroon nga talaga sa labas yung kuya niya, naghihintay. Pero walang dalang kahit ano. Nagtataka pa nga raw siya, kasi bakit hindi man lang nagsabi ang kuya niya na mapapaaga, samantalang nagte-text naman daw yun o chat sa kanya. Niloko-loko niya pa raw yung kuya niya. Sinitsitan niya habang nakamasid siya sa bintana. "Surprise ka pang nalalaman dyan, ha?" sabi ng girlfriend ko sa kuya niya nung tumawag. "Anong pinagsasabi mo dyan?" tanong pa raw ng kuya niya habang kausap niya sa phone. "Kanina ka pa pala nasa labas ng dorm, kuya, eh. Buti na lang sinabi ni Gina." Pangungumbinsin niya pa sa kuya niya, dahil nga kitang-kita niya lang sa bintana. Pero nagtataka raw siya, dahil nakatayo lang. Kaya niloko niya pa raw. "May Bluetooth headset ka na, ha? Big time! Mukhang malaking incentive na nakuha." Sabi ng girlfriend ko. Nagtaka raw yung kuya niya. "Hala, ikaw Jenny, ha? Sabi nang mag-aral ka ng mabuti. Kung ano-ano sigurong pinagsisinghot mo dyan sa dorm. Andito pa ako sa office. Kaya nga ako tumawag. Kasi nakita ko ang dami mong chat at miss call. Akala ko napapano ka na, eh." Pagkasabi daw noon ng kuya niya, bigla raw nanindig yung mga balahibo niya sa katawan. Tapos pabulong niya pang kinausap yung kuya niya. "May ebidensya ako dito, kuya. Picturean pa kita, eh." Pero seryoso daw talaga yung kausap niya sa telepono. Palihim niya raw pinikturan yung kuya niyang nasa labas para isend sa kuya niya na inakala niyang tinatakot siya, dahil nga sabi nito nasa trabaho pa raw siya. Pagkasend ng girlfriend ko ng picture, nagtaka siya kasi walang lumalabas doon sa mismong picture. Pero nakikita pa rin daw niya yung kamukha ng kuya niya sa labas ng bintana. Para raw siyang mapapraning, saka iisip kung paano nangyayari yun. Kaya sunod-sunod niyang kinuhanan yung kuya niyang nakatayo sa labas. Lahat daw yun sinend niya sa kuya niyang nasa trabaho. Pagka-chatback daw ng kuya niya, may selfie pang kasama. Nasa work nga raw talaga. Inaasa pa siya kasi puro picture daw ng kalsada yung pinapadala niya. Nung tignan niya yung kamukha ng kuya niya, wala na. Hindi niya na muna pinapunta yung kuya niya sa dorm, dahil baka may mangyaring masama. Kapag kinukwento yun sa akin ng girlfriend ko, kahit paulit-ulit, eh tinatawanan ko na lang siya. Pero syempre, kinakabahan din ako. Paano kaya kung ako naman ang makakita ng doppelganger ko? Itago niyo po ako sa pangalang Evelyn. Scholar ako noon sa eskwelahan ng mga madre, taong 1988. Nasa secondary ako at sa dormitoryo nakatira. Mahigpit ang mga madre at nakakalabas lamang kami tuwing bakasyon. Wala kaming ibang ginagawa sa dorm kundi mag-aral, tuparin ang mga gawaing bahay at magdasal. Wala kaming ibang libangan maliban sa mga libro. Nakakapanood kami ng TV, pero minomonitor ng mga madre ang channel at palabas na pinapanood namin
dapat lahat ay disente at walang halong malisya. Ang hindi ko malilimutang karanasan sa dorm ay nangyari sa common bathroom. Doon sa bathroom, minsan kong naranasan na makita yung sinasabi nilang estudyanteng nagpalaglag. Ang sabi sa kwento, umuwi raw ang estudyanteng yon para magbakasyon sa kanila. Noong oras na uli para magklase, doon na napansin na malaki ang pinagbago niya. Tumaba raw at naging palaayos kahit wala namang dahilan para magpaganda siya. Mag-aaral lang naman sila. Makaraan daw ang 2 buwan ay natagpuan ang estudyanteng yon sa banyo, duguan at wala ng buhay. Pilit palang dinukot noong estudyante yung bata sa sinapupunan niya. 3 months na yung pinagbubuntis niya at para makunan, yung wire ng hanger ang ipinasok niya sa puwerta niya para mahila yung bata. Kaso nagkasugat-sugat daw ang matres niya, kaya dinugo siya ng husto at namatay. Nagpapakita raw yung estudyante na yun at hindi matahimik. Sabi naman ng mga madre, hindi raw yun totoo. Meron nga raw namatay na dalaga sa banyo dahil nga sa ganoong dahilan. Pero hindi raw nagmumulto dahil napabindisyonan naman. Pero nakita ko siya. Naglalaba ako nun ng ilang underwear sa banyo. Habang naroon ako sa lavatory, ay may napansin akong pumasok. Hindi ko naman eksaktong nakita kung di sa sulok lang ng mata ko. Bawal maglabas sa banyo dahil may wash area naman sa dorm. Kaso gabi na nun at natatakot akong lumabas dahil may sabi-sabi nga na may nagmumulto. Sabi ko na lang dun sa nakita kong pumasok, huwag niya akong isusumbong sa mga madre. Imbis na sumagot yung pumasok, nagdabog siya. Sinara ng padarag yung isang cubicle. Hindi na lang ako sumagot at nagmadali na maglaba. Hinihintay kong makalabas yung pumasok para sabay na kaming bumalik sa mga kwarto. Kaso ang tagal niyang lumabas. Tinanong ko kung okay lang siya. Hindi sumagot. Nagdabog na naman. Parang yung tabo hinampas niya sa tubig. Kinatok ko na siya kasi medyo nakakabastos na. Kaso nung kinakatok ko na siya ng kinakatok, may naririnig akong umaatungal sa loob. Nag-alala na ako kasi baka kung anong nangyayari sa kanya. Mahinang mahina lang. Tapos parang pinipigil niyang umiyak. Tanong ako ng tanong kung okay lang siya. Tapos noong sinilip ko siya sa ilalim ng pinto, nakita ko yung binti niya. Duguan. Umaagos yung dugo niya na parang tubig at ang dami. Napatayo agad ako dahil mababasa ako ng dugo niya na palabas na sa cubicle niya. Binangga ko yung pinto at halos mangudgod ako sa shower knob. Walang tao sa loob. Sobrang nagulat ako nun dahil bigla siyang nawala. Pati yung dugo sa sahig, wala rin. Nagmamadali akong lumabas nun at bumalik sa kwarto namin. Nagtulakbong agad ako ng kumot at hindi kumilos. Hanggang sa makatulog ako at mag-umaga. Kinaumagahan, galit na galit yung mga madre dahil may underwear sa banyo. Nakagalitan ako syempre. Umamin ako. Kinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. Pero hindi sila naniwala. Kinukulang lang daw ako sa dasal. Kaya kung ano-ano ang iniisip ko. Pero simula noon, hindi na talaga ako nagpagabi sa banyo. Kahit naiihi o nadudumi ako. Hanggat hindi sumisikat ang araw, hindi ako pumupunta roon. Magandang gabi po, Sir Nebb. Madalas po akong makinig ng mga upload nyo. At pangarap ko ring ma-inarrate sa channel nyo ang mga nakakatakot na karanasan ko. Kaya naman po nagbaka sakali na akong sumulat sa Facebook page ng Pinoy Creepypasta. Sana po mapansin nyo ang story ko. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Jerwin. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong time na nagtatrabaho pa ako sa isang mall.
taga Bulacan po talaga ako. Kaya naghanap ako ng mauupahan malapit sa trabaho. Dahil hassle ang uwian at luging-lugi ako sa pagod at pamasahe kapag nagkataon. Bali, bed space lang po talaga ang nakuha ko. Dalawang double deck sa isang kwarto. Sa lower deck, malapit sa pinto ang pwesto ko. Tuwang-tuwa pa ako dahil dalawa lang kami sa kwarto nung kasama ko. Tapos siya dun sa upper deck. Bale, kanya-kanya kami ng kama. Nung una, nawiwirduhan ako dun sa kasama ko. Kasi bakit gusto niya dun sa taas? Eh hassle kaya yun. Ang lapit ng mukha sa ilaw ng kisame. Parang dinidilaan ka ng araw sa init kapag nagkataon. Nagpakilala siya bilang Bon. Matagal na raw siya roon. Mura lang daw ang upa, kaya nagtagal siya. Sa bagay, sa 1-5 kasama na ang tubig at kuryente, saan ka makakakita ng ganun? Problema nga lang eh, masurot yung double deck na kahoy at lumalangit-ngit. Siguradong magkakarinigan kami kung sakaling may magtatangkang magsarili. Anyways, balik tayo sa kwento. Tinanong ko si Bon kung bakit sa taas siya nakapwesto. Dahil nga naku-curious ako. Wala lang, gusto ko lang. Pagkatapos tumahimik na si Bon. Hindi na ako nagpumilit. Unang araw ko pa lang eh. Baka mamaya isipin niya feeling close ako. Nung gabi ng unang araw ko, nagtataka ako. Kasi parang may pabalik-balik na naglalakad sa loob ng kwarto. Hindi ko nililingon dahil inisip kong baka si Bon yun. Nag-iisip siguro ng matindi sa madaling araw, kaya pabalik-balik. Nabastusan pa nga ako sa kanya nun, pero hindi ko na sinabi. Ayaw ko rin naman siyang makaaway, dahil sabi nila, nasa loob daw ang kulo ng mga taong weirdo at tahimik. Kinaumagahan, tinanong ako ni Bon kung wala akong nararamdamang kakaiba sa bahay. Wala naman, sabi ko pa sa kanya. Hindi ko na sinabi sa kanya na naiinis ako dahil palakad-lakad siya nung gabi. Ah, ganun ba? Yun lang ang sagot niya. Pagkatapos, hindi na siya ulit nagtanong pa. Pero nung lumampas ng ilang araw pa ang stay ko dun, lalo akong nahirapang matulog sa gabi. Gustong-gusto ko laging lingunin kapag nakakarinig ako ng mga hakbang. Pero natatakot ako. Alam mo yung parang pinipigilan ka ng utak mo na huwag lumingon. Kasi may makikita kang kakaiba. Ganun na ganun yung feeling ko. Si Bon talaga ang hinala kong gumagawa ng mga kaluskos para istorbohin ako sa pagtulog. Siguro ayaw ng gago na may kasama sa kwarto. Kaya walang tumatagal na magstay doon dahil na rin sa kanya. Lalong lumaki ang duda ko nang dumalas ang pagtatanong niya tuwing umaga. May mali at huhulihin ko ang maling yon. Sa isip-isip ko pa, huhulihin ko si Bon. Kaya isang gabi, nang marinig ko muli ang kaluskos, hindi na ako nakipagtalo sa isip ko. Ipon na ang galit ko at pagtitimpi kay Bon. Kailangan na nitong sumabog. Kung hindi, makakapatay ako ng kabed space. Nang lingunin ko ang pinagmumulan ng mga hakbang, mayroon ngang lalaki. Pero hindi si Bon. Parehong hindi namin kilala. Masama ang titig sa akin. Itim na itim ang nabubulok ng ngipin. Naninilaw ang mga mata. At may lumalabas na itim at berdeng likido sa bibig. Yung galit ko kay Bon ay nawala. Huwag kang tatawa, Sir Nebb, ha? Isang malakas na tili ang napakawalan ko sa sobrang takot. Lalaki po ako, pero parang madiin na kinagat ng bakla yung bayag ko nung time na yon, dahil napatili talaga ako na parang babae. Inamin ni Bon sa akin na kaya raw siya nagtatanong tuwing umaga kung may nararamdaman akong kakaiba, dahil alam niya na raw ang tungkol sa espiritu ng lalaki. Yun rin pala ang dahilan kaya sa upper deck siya nakahiga. Hindi raw kasi madaling makikita yung naglalakad
kung sakali mang lilingunin niya. Tumagal din naman ako ng isang buwan doon, Sir Nebb. Napakamura ng upa eh. Tsaka nakapag-adjust rin ako. Dahil ginaya ko na rin si Bon. Tabi na lang kaming natutulog sa upper deck. Naririnig pa rin namin ang mga kaluskos. Pero at least, wala kaming nakikita kapag nililingon ang pinagmumulan nito. Kalaunan nakasanayan ko na yung multo at hindi na ako gaanong natatakot. Pero nag-decide pa rin ako na umalis. Kasi ilang araw na ako nagigising na nakayakap sa akin si Bon. Magandang gabi, Sir Nebb. Alam kong sobrang common na itong kwento ko dahil malamang napasadahan na rin ito ng channel nyo kahit minsan. Ano nga ulit ang tawag sa mga pangitain? Clairvoyance ba yon? O premonition? Malamang yun nga, premonition. Gusto ko pong ikwento yung nangyari sa akin. Noong nagdo-dorm pa ako, naniniwala naman ako sa multo, pangitain, engkanto at kulam. Pero syempre ayaw kong makaranas ng mga ganun. Mga timang na lang siguro ang gustong maka-experience ng multo o kung ano-ano. O baka talagang fan lang ng horror movies. Pero ako, ayoko. Never kong pinangarap na makita ang sarili kong kamatayan. Lalo na kung malayo ako sa piling ng mga magulang ko. Bagger po ako noon sa SM South Mall. Kaya naman nag-dorm ako kung saan malapit. Sadya ko pong hindi binanggit kung saan ang dorm para mas matakot kayo. At sana makatira kayo kung saan yung paupahan na yon. Siyempre gusto kong maranasan nyo rin. Bago ko nakita ang sarili kong kamatayan, may mga maliit na paramdam akong naranasan. Pero hindi ko lang naman pinapansin. Ano lang naman yung mga kaluskos sa dingding at mga katok sa gabi. Wala lang yon. Baka alaala lang yon ng mga dating nakatira sa bahay. May isang beses nga, may narinig akong umuuha. Pero wala namang dong bata o sanggol. O baka hindi uha yung naririnig ko. Ungol siguro ng kapitbahay na nagtutunog uha ng sanggol dahil sa kasarapan. Mabalik tayo sa kwento. Dun sa inuupahan kong dorm, up and down. Sa taas ako, kaya kailangan bumaba ng hagdan kapag paalis na ako. Bilang mabuting empleyado ng kapitalistang SM, hindi talaga ako nagpapalit. Maaga akong kumilos. Pababa na ako ng hagdan noon, Sir Nebb, nang makarinig ako ng mga langit-ngit. Siyempre, hindi ako natakot dito dahil sanay na nga po ako. Tsaka umaga lang naman yon. Tapos maya-maya, may sunod-sunod na lagabog na nangyari. Yung parang may malaking taong nahulog sa hagdan. Ang takot ko nun, gumapang mula sa talampakan hanggang sa ulo. Dali-dali kong tinakbo yung pinagmulan ng lagabog. Sinilip ko agad kung sino yung nahulog sa hagdan. At dito nakita ko kung sino yung nahulog. Kilalang kilala ko. Dahil sarili ko yung nakita kong nakahandusay sa sahig. Ako ang nahulog. Hindi talaga ako makapaniwala nun. Dahil papano ko mahuhulog sa hagdan? Nasa taas ako. Tsaka hindi naman ako lasing nun. Nung makita ko ang katawan ko na nahulog sa hagdan, hilong-hilo ang pakiramdam ko. Ganun pala yun, Sir Nebb. Kapag may nasaksihan kang hindi kayang ipaliwanag ng mga mata, makakaramdam ka ng sandaling pagkaulol o pagkahibang. Naramdaman ko pa nga nun yung mga mata ko na parang luluwa. Hindi rin ako makasigaw. Yung lalamunan ko parang naubusan ng tubig. Tuyong-tuyo. Pinagmasdan ko lang yung katawan ko na nasa ibaba ng hagdan. Nakapilipit yung tadyang ko. Nakausli ang buto sa kanang tuhod. Yung itsura ng sarili ko na nasa baba ng hagdan, nakamulagat. Wasak ang bungo. Naliligo sa sariling dugo.
Ilang saglit pa, hindi ko na namalayan na napaluha na lang ako. Ganoon siguro talaga kapag nakita mo yung sarili mong kamatayan. Ito ang dahilan ng unang absent ko sa trabaho nun. Yang kwento na yan. Natakot akong bumaba ng hagdan buong maghapon. Takang-taka pa nga yung mga ka-roommate ko dahil hindi raw siya sanay na hindi ako pumapasok sa trabaho. Sabi ng ilang kaibigang napagkwentuhan ko, tama daw ang ginawa ko na hindi na ako bumaba ng hagdan nung araw na yon. Kung sakali daw kasi, ay baka magkatotoo ang nakita kong kamatayan. Ang kwentong ito ay naranasan ko noong kapapasok ko pa lang sa medicine proper. Pamilya kami ng mga nasa medical field, kaya medyo nahirapan akong labanan ang nangyayari sa akin. Puro kasi pahinga at gamot ang payo nila, hanggang sa lumala ang pinaniniwalaan namin na insomnia lamang. Noong una, iniisip ko na dahil lang yon sa nahihilig ako sa panonood ng porn. Na-stress kasi ako noon dahil palalim ng palalim ang mga pinag-aaralan namin. Ang nangyari kasi, nagkakaroon ako ng wet dreams. Sabi ng mga roommate ko, minsan daw umuungol na ako. Ginigising nila ako kapag ganon, at tawanan sila ng tawanan. Nakikitawa lang din ako, pero sa isip ko medyo asar din dahil nabitin. Noong unang beses akong nagkaka-wet dreams, ay may nakikita akong napakagandang babae. Siyempre, ginagawa namin yung mga nasa video na pinapanood ko at tuwang-tuwa ako. Minsan ay naiwan ako mag-isa sa kwarto namin, kaya sinulit ko na. Exam namin the next day, kaya nagbasa ako at nag-memorize. Tapos parang may nag-uudyok sa akin na alisin sa PDF reader yung laptop ko at ilagay sa isang website. In the end, bilang mag-isa lang nga ako, nanood uli ako ng mga adult videos na nauwi sa gawain ng mga lalaki. Hindi ko namalayan na nakatulog ako noon. Basta ang namalayan ko na lang, may nagbukas ng pinto sa kwarto at nanaginip na naman ako. Sobrang sarap sa pakiramdam. Parang totoong totoo. Paggising ko kinabukasan, hubutubad ako. Buti wala yung mga roommates ko. Nalate ako sa exam, kaya nag-special test na lang ako. Pagod na pagod ako nun, at pakiramdam ko may kasama talaga akong babae. Dahil may pasa ako sa hita, at may mga kalmot pa sa likod. Alam ko ang tawag sa ganoong pangyayari. Yung may nakakatalik ka sa panaginip. Sa mga babae, incubus ang tawag sa mga gumagamit sa kanila. Sa mga lalaki naman, succubus. Sinearch ko yon online at nagtutugma ang nangyayari sa akin. Natakot na ako nun at ayoko nang mapag-isa sa kwarto namin. Kapag umuwi yung roommates ko, hindi rin ako umuwi. Feeling ko kasi pupuntahan niya ulit ako sa dorm at makikipagtalik sa akin. Oo, nakakatuwa na may nakakasex ako kahit sa panaginip lang, kasi pareho yung pakiramdam. Masarap gawin. Ang kaso, alam kong masamang espiritu yun, kaya natatakot na ako. Napansin na ng mga roommates ko yung pamamayat at pagkakaroon ko ng eye bags, kasi hindi ako natutulog na maayos. Umiidlip lang ako kapag may araw pa. Tapos yung isa kong uncle, nagpa-practice sa ospital malapit sa university namin. Napansin din niya yung pinagbago ko. Sinabi ko sa kanya ang dahilan. Ayun nga, niresetahan lang ako ng sleeping pills. Tapos, magpa-schedule daw ako sa psychiatrist. Tinanggap ko yun. Naisip ko na baka effect lang ng studies ko yung sitwasyon ko. Sabi nung kaibigan na psychiatrist ng tito ko, isang disorder daw to at kailangan gamutin. Pero yun na yung hindi ko matanggap, kasi alam ko naman na matino pa ako. Tinanong ko yung roommates ko kung wala ba silang napapansin na kakaiba sa dorm namin.
Baka kasi haunted siya. Ang dami nang gumugulo sa utak ko that time. Yung babae sa panaginip ko, kahit napaidlip lang ako, sumisingit siya. Ang naisip ko na lang noon ay umuwi sa province namin at maghanap ng faith healer. Ayoko kasi talagang tanggapin na nababaliw ako. At ako lang din ang gumagawa ng babae sa isipan ko. Hindi ako naniniwala sa quack doctors o sa mga albularyo. Pero susubukan ko. Yun nga lang, hindi yun natuloy. Kasi the moment na sinabi ko sa parents ko yung reason kung bakit bigla akong umuwi, napagalitan ako. Ang sama-sama ng loob ko sa kanila kasi hindi nila ako maintindihan. Pero that night, nung makatulog ako, sobrang peaceful. Wala yung babae. The second night, the third night, ganoon pa rin. Maayos ang tulog ko. Akala ko okay na. Wala na siya. Kaya bumalik na ako sa Manila. Magaling na ako, sabi ko sa sarili ko. Naniwala ako na stressed out lang ako, kaya ganun. Pero nang nasa Maynila na uli ako, sa dorm, binisita na naman ako ng babae. Nagtry ako noon makitulog sa ibang kwarto. Okay naman, doon lang talaga sa kwarto namin. Doon ako binibisita noong babae. Ang pinagtataka ko, bakit ako lang? Yung roommates ko naman, wala raw nararanasang kakaiba. I decided na magpalipat na lang ng kwarto. And that was the only time na talagang nawala yung succubus. Ewan ko kung anong meron sa dati kong kwarto. Pero base sa narinig ko, yung pumalit sa akin ay nagkaroon din ng kaparehong experience. Last time na bumisita ako sa dorm na yon, last year yata yon, nalaman ko na hindi na pinaparentahan yung kwarto. Ginawa na lang bodega. Kasi palagi daw may isang nakaka-experience nung karanasan na kagayang kagaya noong sa akin. Avid listener niyo po ako. At ngayon lang ako magsishare ng personal experience ko at ng wife ko. Nangyari ito noong college pa lang kami. Nagre-renta yung wife ko, na girlfriend ko pa lang that time, na si Pamela, sa isang ladies dorm. Ako naman malapit lang yung bahay namin, sa university na pinapasukan namin. Sinusubukan ko siyang i-convince noon na doon na lang tumira sa bahay namin, para hindi na niya kailangan magbayad ng monthly renta. Pero ayaw niya at ng parents niya kasi masagwang tignan. Open yung relationship namin sa parents namin. Kaya wala akong nakikitang masama kung magsasama na kami. Isa pa, kasama naman ang parents ko at mga kapatid ko. Pero since yun ang gusto nila, hindi ko na rin pinilit. Graduating na kami nang mabuntis ko si Pam. Kita mo na, Sir Nebb, hindi rin kami napigilan. Siyempre at first, tinago muna namin sa mga family namin. Hanggang sa may nangyari na napilitan na kaming umamin. Bukod kasi sa nahahalata na yung tiyan niya, nagkaroon ng weirdong pangyayari doon sa dorm nila. Parati kong hinahatid at sinusundo si Pam. Kaya medyo kilala ko na rin yung mga nakatira sa neighboring dorms. Pati na yung mga apartments doon sa street nila. Tapos one time, may napansin akong lalaki na nakatayo lang doon sa gilid ng dorm nila, Pam. Gabi na nun at nakatambay lang siya roon sa may pader. Eskinita kasi yung gilid nila, tapos may mga apartment din sa looban. Kaya naisip ko na baka taga roon siya. Hindi yun yung last time na nakita ko yung lalaki roon. Basta every time na susunduin or ihahatid ko si Pam, naroon siya sa may gilid. Parang nakabantay lang. So pinagtanong ko sa mga kakilala ko roon sa looban. Kasi karamihan din naman doon ay mga schoolmates namin. Bagong renter daw pala, na taga South. Ayoko na lang pong magbanggit ng province, pero sikat yung place na yon pagdating sa mga aswang.
mabalik sa story ko. Si Pam naman, may nararanasan na rin siyang kakaiba sa kwarto nila. Yung isa raw niyang roommate, minsan nakikita niyang nakadungaw sa bintana. Kahit pasado alauna na. Nakatingala at parang may kinakausap. Kaso kapag daw napapansin niya na ganoon, bigla raw lilingon sa kanya yung babae. Kaya magpapanggap na natutulog si Pam. Kasi parang may nagsasabi raw sa kanya na magtulog-tulugan siya. Tapos sa umaga raw, magigising na lang siya na nakalilis yung damit niya at exposed yung tiyan niya. Sabi pa ni Pam, yung babae daw ay hindi pala kaibigan. Okay naman daw, nakikipag-usap sa kanila at nakikisama. Pero hindi raw nila kaklose, na tipong magiging thoughtful o magbibigay at mag-aalok ng pagkain. Bigla na lang daw siyang binibigyan ng mga prutas, mga kakanin at lutong ulam noong babae na yon. Eh since naglilihi na yata siya nung time na yon, hindi niya kinakain kasi ayaw niya yung amoy o yung itsura. Sobra kasing naging mapili siya noon. Ang nakapagtataka roon, kapag nagbigay ng pagkain yung babae, within 12 hours or less, nabubulok o napapanis yung pagkain. Ang bilis mapanis, kaya tinatapon niya lang. Yung one time na napilitan talaga akong iuwi si Pam sa bahay namin, kahit hindi alam ng parents niya, ay nung isang gabi na natutulog na sila. Parang nananaginip siya na may lumalapit sa kanya. Tapos sumakit yung tiyan niya. By the way, 3 months na siyang buntis noon. Ganoon nga, sumakit yung tiyan niya, kaya siya nagising. Tapos pagkadilat daw niya, yung babae nakahawak sa tiyan niya. At nakatingala, tapos tumutulo yung laway. That time, sumigaw na raw siya at nagising yung dalawa niyang roommates. Binuksan nila agad yung ilaw at yung babae raw agad na bumalik sa higaan noon. Sobrang bilis daw na nasa kama na agad at kunwari nagising lang din. Pero sabi ni Pam, hindi siya pwedeng magkamali na naroon nga sa tabi niya yung babae at nakahawak sa tiyan niya kasi nakataas pa rin daw yung damit niya. Tinawagan niya ako nun at nagpasundo siya. Kahit madaling araw na nun, sinundo ko talaga siya. Nagpumilit kami ni Pam sa landlady niya na aalis siya. Ayaw pa kaming payagan noon. Tapos pati yung babae na sinasabi ni Pam, pinipigilan din siya. Paglabas namin, nakita namin yung weirdong lalaki. Nakaupo sa gutter sa kabilang kalsada. Pinasakay ko na agad sa kotse si Pam. Tapos habang nagmamaneho ako, nakatingin sa amin yung lalaki. Long story short, napagalitan kami ng parents namin. Pero napilitan na talaga silang pagsamahin kami sa iisang bahay. Days later, nalaman ko mula sa kaibigan na kapitbahay ni Pam doon sa dorm na yung weirdong lalaki ay nagtatrabaho pala sa punerarya. Tapos yung babaeng roommate ni Pam, pati yung lalaki, ay magpinsan. Yung babae madalas makikain sa apartment ng lalaki. Ang kwento raw ng mga nakatira malapit sa apartment na yun, minsan daw nakikita nila yung magpinsan na kumakain ng hilaw na karne. Hindi raw nila alam kung tradisyon ba yun o ano, pero napaka-weirdo. Ewan ko lang Sir Nebb, pero base sa mga nangyari, kahit ayokong magbintang ng kung ano-ano, ang hirap isipin na hindi sila aswang. 4 years old na pala si Baby Brail namin. Maayos siyang naisilang kahit medyo may kakaibang karanasan noong ipinagbubuntis pa siya ng kanyang ina. Good evening po. Ako po si Anna. Ang istoryang ito ay nangyari noong college ako.
sa universidad na ngayon ay kilala bilang Bat State U. Pero noong nag-aaral ako, ay BSU ang tawag. Sa iisang bayan lang din naman ako nakatira kung saan nakatayo ang BSU. Pero parting bundok na yung barangay namin at mahirap nang magbiyahe pa uwi tuwing hapon. Talo pa sa pamasahe, kaya nag-dorm na lang ako. Sa dorm na yun ko nakilala si Ate Emmy. Maganda si Ate Emmy at palakaibigan. Education ang course niya at ako naman ay polsci. Nakaklose ko siya dahil noong mga unang buwan ko sa dorm ay parati niyang pinupuna ang buhok ko. Kulot kasi ako at parati siyang nag-i-insist na plantsyahin ang buhok ko para matuwid. Nang maglaon ay nakumbinsin niya akong magpareband. Mabait si Ate Emmy, kaya nagulat na lang ako nang malamang kinulam pala siya. Nagsimula yon nang maglaba raw siya sa may likod. May kumagat daw na lamok sa kanan niyang braso. Ang akala raw niya noong una ay putakti ang kumagat sa kanya dahil sobrang sakit. Pero noong hampasin naman niya ay lamok ang napatay niya. Namantal yung kanang braso ni Ate Emmy. Pantal na hindi kagat ng lamok. Para siyang nagapangan ng higad kasi ang laki at ang kapal ng pantal niya. Para nangang mapa ng Russia yung itsura, tapos gapalad sa laki. Hindi naman daw makati pero mainit. Naisip namin noon na baka nga putakte yung nakakagat sa kanya at allergic reaction yung nangyayari, kaya sobrang laki ng pantal. Nilagyan lang ni Ate Emmy ng ointment yung pantal, tapos natulog na kami. Kinaumagahan, sobrang laki na ng pantal niya. Halos nasakop na yung buong braso niya hanggang sa may siko at kamay. Hindi niya maitikom yung kamay niya at ayaw niya pahawakan kasi sobrang sakit daw. Mainit. Umiiyak na noon si Ate Emmy, tapos hindi namin siya maiwan. Lima kami sa kwarto at hindi kami lahat nakapasok kasi wala siyang kasama at hirap na hirap daw siya gumalaw. Pumunta yung din ni na Ate Emmy, tapos tumawag siya ng ambulansya. Baka raw kasi allergic reaction nga yung nangyari sa braso niya. At sobrang toxic nung kumagat, kaya kailangan na ng doktor. Pagkatapos nun, pinapasok na kami ng Dean. Siya na lang daw ang sasama kay Ate Emmy. At sa ospital na nila tatagpuin yung parents niya. E di yun na nga po. Fast forward. Umuki yung braso ni Ate Emmy. Nawala yung sakit, pero namamaga pa rin. Bumalik sila sa dorm. Doon na lang daw hihintayin na humupa yung pamamaga. Naka-arm sling noon si Ate Emmy kasi nakakangawit daw. Ang bigat daw ng braso niya. Nakakapag-joke na siya nung nakauwi siya. Kaso, pagdating ng madaling araw, iyak na naman siya ng iyak. Nakasiksik si Ate Emmy sa sulok ng kwarto at nakatalokbong ng kumot. Nung tinanong namin siya kung ano ang nangyayari, sabi niya, nariyan na raw yung lamok. Nagsindi ng katol yung isa naming roommate kasi akala namin nagpapasindi ng katol si Ate. Tapos hindi pa rin siya mapakali. Nariyan pa rin daw yung lamok. Malaki raw at kakagatin siya uli. Nawirduhan na kami sa kanya. Tapos kinakatok na kami ng iba kasi ang ingay raw. Pero talagang hindi nagpatulog si Ate Emmy. Kaya tinawagan uli namin yung parents niya. 4 a.m. nang dumating sila at kinuha si Ate Emmy. Ang tagal bago siya nakabalik. Tapos through text lang ang communication namin. Sabi ni Ate Emmy, kinulam daw siya. Yung dati raw niyang manliligaw na binasted niya, umuwi sa probinsya na mga yun at pinakulam siya. May picture daw si Ate Emmy na nakapatong yung kanan niyang braso sa table. Yun daw ang ginamit. Natutuwa raw yung lalaki kapag nakikita siyang nahihirapan. Tuwang-tuwa nga raw yun noong sinundo siya ng ambulansya. Nilabanan daw yung lalaki na yun ng isang albularyo na nakausap nila. Tinakot na papatayin o ibabalik ang ulam sa kanya kung hindi pagagalingin si Ate. Natakot yung lalaki, kaya tinigilan na si Ate Emmy. Nakabalik din siya sa pag-aaral
at nawala yung pamamaga ng braso niya. Kaso, naging baluktot yung forma ng kamay niya. Hindi na raw mababalik yun sa dati. Pero para kay Ate Amy, ayos lang yun. Kesa naman binawian siya ng buhay. Good evening po, Sir Nebb. Sobrang fan niyo po ako. Dahil ang galing niyo pong mag-narrate ng kahit anong story. Bale, gusto ko rin po sanang ibahagi ang kwento ko. Naiinggit po kasi ako sa ibang nagsishare ng story nila dito. Kaya nagshare na rin po ako. Nangyari po ito nung student pa ako at nagda-dorm. Ayoko nga po maniwala noong una sa paniniwala ng mga tao doon sa lugar kung saan ako nagda-dorm. Kasi sobrang kakaiba po. Bale, ganito po kasi ang nangyari sa akin. Ilang buwan na rin akong nagdo-dorm noon sa may bandang Olivares. Nang may makita akong ita o agtaba yung tawag doon, yung katutubo, maitim siya at kulot na kulot ang buhok. Hindi naman po sa dinidemonize ko ang mga katutubo. Pero yun nga po, may kakaiba doon sa nakita ko. Hindi siya yung typical na aita o ano. Isa pa, pakiramdam ko kasi ako lang ang nakakakita sa kanya. At pakiramdam ko rin, alam yun nung nakikita kong aita. Ang sabi, kapag nakita raw yung batang agta, dapat daw umalis agad-agad sa bahay kung saan ka nakatira. Kasi mamamatay daw yung nakakita. Hindi ko pa nun sinabi sa tiyahin ko na si Ate Mabel yung tungkol sa agta. Nabanggit ko lang minsan nung hinatiran niya ako ng pagkain. Sinabi ko sa kanya na palagi akong may nakikitang batang agta na palakad-lakad sa labas ng dorm. Nakatingin lang siya sa akin. Nung binanggit ko yun, talagang nakita ko sa mukha ni Ate Mabel yung takot. Napa-sign of the cross pa nga siya. Tinanong niya ako kung kailan ko nakita. Sabi ko nung nakalipas na 2 araw lang. Pagkatapos, kinausap ako ni Ate Mabel na kaming 2 lang. Umalis na raw ako sa dorm. Ibabalik niya raw ang binayad ko para makahanap agad ako ng bago. Tinanong ko siya kung bakit. Pagkatapos, mabagal na sinabi ni Ate Mabel ang tungkol sa batang agta na nakikita ng mga taga roon bago namamatay. Maliit lang na bata yun. Mga nasa 3 feet. Tapos sobrang itim talaga ng balat. At nakabahag lang. Nung binanggit sa akin yun ni Ate Mabel, kinilabutan ako. Kasi parehong pareho yung itsura nung ine-explain niya sa nakita ko. Umiyak na ako nun. Kasi iba na yung pakiramdam ko. Gusto kong magduda, pero hindi ko talaga magawa. Kasi kakaiba talaga yung nararamdaman ko. Lahat ng kaibigan ko kinausap ko, na para bang nagpapaalam na ako. Pati sa nanay at tatay ko. Tinext ko na rin ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Sabi ko, mahal na mahal ko sila. Umalis ako sa dorm na yon, gaya ng sabi ni Ate Mabel. Inabot niya ang pera. Sinabi ko sa kanyang babalitaan ko siya, from time to time. Kapag hindi na ako nag-text o nag-chat sa Facebook, ibig sabihin, wala na ako. Isang buwan ang lumipas. Nagulat ako nang malaman ko ang balita sa Facebook ni Ate Mabel. Wala na siya. Sabi nung pinsan ko na nakausap ko sa chat, atake raw sa puso ang kinamatay ni Ate. Hindi ako makapaniwala dahil malusog naman si Ate Mabel. At wala naman siyang nababanggit na may sakit siya. Nagigilty tuloy ako paminsan-minsan. Iniisip ko na baka ako ang dahilan kaya namatay si Ate. Kung hindi niya siguro ako pinaalis doon sa dorm, baka wala na ako ngayon. Gabi-gabi naiisip ko pa rin si Ate Mabel. At kung ano nga kaya ang nakita niya nung gabing atakihin siya sa puso
Maraming salamat, Sir Nebb. Sana ay manarate mo ang kwentong ito. Mabilis ang promotion lang po. Iniimbitahan ko po kayo na mag-subscribe sa side channel natin na Gintong Pahina. Narration channel din po ito, pero imbis na horror, ang mga kwento po natin sa channel na ito ay mga Tagalog fantasy stories na isinulat ng mga writers natin. Isa po ito sa mga paborito kong tema dahil na rin siguro namimiss ko yung mga kinalakhan nating mga kwento kagaya ng Hiraya Manawari noon, kung saan kapupulutan mo ng aral yung mga kwento. Muli po, iniimbitahan ko kayo na mag-subscribe sa Gintong Pahina. Nasa description at comment section po ang link para sa channel na ito.